Hey guys, welcome back to my channel. Thank you nga pala sa mga sumusuporta sa akin, yung mga nagsasubscribe, nanonood at nagsishare ng aking mga video. Ngayon guys, meron naman tayong papakitang bagong kaalaman. Ito guys ay ang paggawa nito, bonsai. Coconut bonsai ito mga guys. So, ito po ay magandang pang centerpiece sa inyong mga bahay. At ito ay matibay at bukod sa lahat, napakaganda tingnan. At pwede rin yung pagkakitaan kung sakasakalin marami kayo magagawa, pwede nyo itong ibenta at maging pantulong sa araw-araw na pamamuhay. So guys, papakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa at mga materialis na kakailangan natin ay iisa-isa natin at papakita ko sa inyo. So guys, simulan natin. So guys, narito yung mga materialis na ating gagamitin. So ito, number one na materialis natin ay coconut na tumutubo na siya guys. Para alam na natin talagang mabilis na siyang lumaki. So yan guys. Ang susunod ay bolo. Pambalat nito. Pambalat ng ating coconut. Pangalawa, na pangatlo, ito, paso. Homemade ko lang din to guys. Semento siya na hinulma ko. At gumamit ako ng mga bagay-bagay na mga scrap lang, basahan, na ginamit kong pang mold. Ang next is, ito guys, lupa. Lupa na hinaluan ko ng konting buhang para hindi siya titigas. Buhag-hag lang siya. At ito naman guys, yung balat ng palay ipa na nilalagay sa manukan. So may halo na itong manure, chicken manure. So magandang pampataba. Water sprayer, langin tubig. At ito, pang cover natin mamaya dun sa coconut. Then grinder. So yun guys, naipakita ko na sa inyo yung mga materials na kailangan natin. So ngayon naman ay sisimulan natin ang paggawa ng ating coconut bonsai. So guys, simulan na natin. So guys, itong coconut ito ay babalatan natin, pero ingat po sa pagbabalat pagkat bawal nating masugatan yung mga ugat nito sa loob. At huwag na huwag nating mapuputol. Dahan-dahan lang nang sa ganun ay hindi natin ma-pressure yung ugat at hindi siya ma-stress. So, balatan natin to guys.
Pero sayang naman guys, gagawin na rin natin. Sa minix ko na dun yung manure, yung chicken manure, saka yung lupa na may kunting buhangin. So ilagay natin sa pasok naman nang sagal na yung itanim na natin tong ating bonsai.
gagawin natin dito, tatanggalin natin tong plastic na to. Ipapakita ko lang sa inyo para nang sa ganun maging kompleto yung aking video. Yung po kasi yung una kong pinakita ay hindi ko na ipakita yung pagtanggal ko nitong plastic. So ito na lang para makita nyo rin kung ano yung bang purpose talaga nito, kung ano nagiging resulta. So yun guys, ito ang kailangan natin, gunting lang sa, guys, bubukitin natin ito dito. Ito nga pala guys ay sinimulan ko noong August 17, nung ito ay sinimulan kong paugatin. Tanggalan natin ang lupa. So yun guys, marami na siyang ugat. Marami na siyang ugat. Ito guys ay napakaganda ng naging resulta, sapagkat mayroon siyang pinakang poste, tatlong o bali apat na ugat na matibay, plus mayroon pang dalawang dumagdag. Ito mayroon isang piraso na hindi pa tumutuloy, pero nalagyan ko na lang siya ng suwero. Yung isa ay okay na, ibabaw nagdaan, okay naman siya. Magandang ano niya, pagkaka